bata mga parikoy. Ngayon ay mag-i-install tayo ng one valve controlled by a single pole switch. Sa paggawa nito, dapat safety first muna tayo. Gamit tayo dito ng screwdriver, wire stripper, combination plier, electrical tape, bulb, clamator para i-test natin, receptacle, at saka yung single pole switch natin. Bago tayo magsimula, dapat naka-turn off yung main natin or yung breaker natin para hindi tayo makuryente. Itong dalawang wire na ito, ito yung line 1 at line 2 natin sa source. Ito naman ang line 1, line 2 natin sa load. Itong dalawa, ito yung para sa terminal 1 at terminal 2 natin sa switch. This time, unahin muna nating i-connect yung line 2 natin sa line 2 ng load natin. Line 2 of the source, i-connect natin sa line 2 of the load or yung wire na sa ilaw. Splice natin mabuti para hindi maglulus yung wire. Eh, dapat mahigpit ang pagka-splice nito. Ang ginagawa ko dito guys, pagkatapos ko mag-splice, nilalagyan ko agad ng electrical tape para na din sa safety. Dito guys sa receptacle natin may dalawang lalagyan yan sa back. Ayan, dalawa. Okay. Diyan natin ilagay yung line 2 natin sa gilid, no? Sa gilid ng receptacle natin. Yung may thread. Line 2 natin sa gilid ng receptacle natin ilagay. Kasi yun yung neutral natin. Dapat nandoon sa receptacle yung neutral natin. Yan naman, yun yung line 1 natin. Ang line 1 natin dapat nandyan sa gitna ng receptacle. Okay, ito naman yung ating line 1 ng source natin. Iko-connect natin yan sa isang wire ng ating single pole switch. Okay. Same process pa rin. I-splice natin na mahigpit para hindi maglo-loose yung wire natin. Pagkatapos nating mag-splice, syempre, lalagyan natin ng electrical tape. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, okay. Itong wire na may tag na white or tape na white, ito yung magiging line 1 natin. Yan. Okay. Yung line 1 natin, ilagay natin sa terminal 1 ng ating switch dito. Kumbaga, dyan sa may off. Ilalim ng off
position. Diyan. Imitan lang natin ng flyer para mapasok natin ng maayos. Okay. Ito namang wire na ito, yung huli, ipapasok natin ngayon yan sa terminal 2 ng ating switch. Meron yung sukat, guys, yan. May sukat yan sa back ng ating switch kung gaano kahaba ang i-strip natin sa ating wire. Makikita nyo yan sa likod ng ating switch. Okay. So, tapos na nating naipasok yung ating terminal 1 na wire at saka yung terminal 2 na ating return. Sa paglagay naman ng switch, dapat naka-face right yung on ng switch natin. Pagpahiga naman, dapat naka-face up. Ngayon, guys, i-coconnect na natin yung return wire natin na nakakonekta sa terminal 2 ng switch natin dito sa wire na line 1 natin sa load. Okay. Kumbaga, i-coconnecta natin yung terminal 2 ng ating switch sa line 1 ng ating load. Same process pa rin. I-splice natin mabuti para hindi maglulus. Kasi nga, pag naglulus yung wire natin, tendency, mag-spark yan sa loob ng ating junction box. Kaya dapat maayos ang ating pagkagawa. Lalagyan na natin ngayon ng electrical tape. Bago natin i-energize, guys, dapat i-check muna natin kung wala bang short circuit. No, kung tama ba ang pagka-tap natin sa ating wire. Pag na-check na natin, pwede na nating i-energize itong gawa natin. Lagay lang natin yung ating bulb. Huwag nating kalimutang takpan ang ating circuit breaker. Secured na lahat, guys, pwede na nating i-turn on yung breaker natin para ma-energize yung ating ginagawa. On natin, umiilaw, off natin, on. Meaning to say, guys, tama yung ating pagkagawa. Dapat yung live wire natin sa switch dadaan. Kasi nga, pag doon natin nalagay sa receptacle yung live wire natin, ang tendency, yung mga LED bulb natin, kahit pinatay na natin yung switch, may kunting ilaw pa rin. Kasi nga, yung live nakadirekta doon sa receptacle. Kaya dapat, dito natin padaanin yung live sa switch natin. Thank you for watching, mga parikoy. Please like and subscribe sa video natin ngayon. God bless us all.